Pag-usapan din natin ngayon mga apo ang isa sa mga maituturing na dahilan sa pagkamatay ni Jesus. Maaaring hindi sana naging ganun kadali ang kamatayan ni Jesus sa krus. Si Jesus ay namatay sa edad sa pagitan ng 33 to 36 years old. Masasabi kong masyado pang bata si Jesus. Kung naging mahaba-haba pa sana ang kanyang buhay, posible din siguro na hindi lang 12 mga alagad ang naging tagasunod niya. Si Jesus ay ipinagkanulo sa isa sa kanyang mga alagad. Isang katraydoran ang ginawa niya kay Jesus. Sa unang bahagi ng ministeryo ni Jesus ay pumili siya ng 12 disipulo. At isa sa mga disipulong iyon ay ang nagngangalang Judas Iscariote. Inilalarawan ng Marcos chapter 3 verse 19 si Judas bilang ang nagkanulo kay Jesus. At ganito ang ating mababasa. At si Judas Iscariote na siya ring nagkanulo sa kanya at pumasok siya sa isang bahay. Mababasa rin natin sa Lucas chapter 6 verse 16 na si Judas ay magiging taksil. At ganito ang nakasulat: Judas na anak ng isa pang Santiago at si Judas Iscariote na siyang nagtraydor kay Jesus. Naisip mo ba kung bakit pinili pa rin ni Jesus si Judas kahit na alam na niya ang kanyang pagkatao? Malalaman natin ang sagot mamaya. At mababasa natin sa Juan chapter 6 verse 70 to 71. Sinasabi ni Jesus kay Pedro at sa kanyang mga disipulo na ang isa sa kanila ay diablo. Hindi niya ibig sabihin na si Judas ay literal na diablo, kung hindi ang kanyang karakter ay diablo. At ganito ang nakasulat: Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo?" Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Ang kanyang puso ay hindi nakatuon sa Diyos. Idinagdag din sa Juan chapter 12 verse 6 na si Judas ay isang magnanakaw at nagnakaw mula sa isang kahon na naglalaman ng pera na gagamitin sana upang suportahan si Kristo at ang kanyang mga disipulo. At ganito ang ating mababasa. Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Si Judas ay hindi isang makadiyos na tao. Mayroon tayong napakaunting impormasyon tungkol kay Judas. Karamihan sa impormasyon meron tayo tungkol kay Judas ay nangyari noong mga huling linggo ng ministeryo ni Jesus. Lahat ng apat na ebanghelyo ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Sinasabi sa atin ng Mateo chapter 26 verse 14 to 16 na si Judas ay pumunta sa mga punong saserdote at pumayag na ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. At ganito ang ating mababasa. Si Judas Iscariote, isa sa 12 alagad, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di pinayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. At ang unang katanungan kung bakit ipinagkanulo ni Judas si Jesus, kahit na alam na ng maraming tao kung sino si Jesus. Una, hindi halatang kilala ng lahat si Kristo. Ngunit ang pangunahing sagot sa tanong ay ibinigay sa mga gawa chapter 1 verse 16 to 17
At ganito ang pagkasabi. Sinabi niya, "Mga kapatid, kinakailangang maganap ang kasulatang ito na sinabi ng banal na espiritu sa pamamagitan ng bibig ni David. Ito ay patungkol kay Judas na naging gabay ng mga dumakip kay Jesus. Ito ay sapagkat siya ay napabilang sa atin at nagkaroon ng bahagi sa paglilingkod na ito. Si Judas ay nagtaksil sa kanyang tungkulin bilang alagad ni Kristo. Isa siyang taksil at isa rin ito sa mga nakatakda. Kinakailangan ni Judas na ipagkanulo si Kristo upang matupad ang propesya." At ang ikalawang sagot sa ating tanong ay ibinigay sa Lucas chapter 22 verse 1-6. At ang sagot ay ang mga punong saserdote at mga eskreba ay natakot sa mga tao. Nais nilang hulihin si Jesus ng tahimik at pribado hanggat maaari. At ang isang taksil na si Judas ay ang isang mahusay na solusyon. Kung ang mga pinunong relihiyon ay matapang at hindi natatakot sa mga tao, hindi sana sila pumayag na bayaran pa si Judas upang ipagkanulo si Kristo. Ang kanilang pagnanais na maglihim ay nakatulong sa pagtupad sa mga propesya. Ang ikatlong sagot sa tanong kung bakit ipinagkanulo ni Judas si Jesus ay ang sabi sa Mateo chapter 26 verse 14-16 na ang sabi, si Judas ay madaling nasuhulan ng 30 pirasong pilak. Ipinagkanulo niya si Jesus, ang anak ng Diyos, para sa 30 pirasong pilak. Sinasabi sa Mateo chapter 27 verse 3 na ibinalik ni Judas ang 30 pirasong pilak. At ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak ng mga pangulong saserdote at sa mga matatanda. Ginawa ni Judas ang lahat dahil sa kanyang kasakiman. Ipinakikita nito na si Satanas at ang kanyang mga hukbo ng mga demonyo ay maaaring mag-uudyok sa atin sa kasakiman, pagmamataas, kasiyahan, galit at marami pang ibang kasalanan. Alam natin na si Kristo ay pumili ng isang grupo ng 12 disipulo kung saan ang isa ay taksil. Isa siyang magnanakaw, siya ay sakim at madaling maimpluwensyahan ng Diablo o ni Satanas. Siya ay tulad ng ilan ng mga tao ngayon na mukhang mabubuting Kristiyano, ngunit hindi pala sila tunay na mabubuti. At maraming salamat no mga apo sa inyong palaging pagsubaybay. Sana'y may napulot na naman kayong karagdagang kaalaman sa ating ibinabahagi ngayon. Naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng katatagan ng loob para malabanan ang mga pang-uudyok ni Satanas para makagawa kayo ng mga kamalian sa buhay. Muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. At maraming salamat! Bye-bye!